Inanunsyo ni Munenaw sa mamamayan ng Kisyo ang utos ni Sanada na dakpin ang mga trespassing kung ayaw nilang ubusin sila nila Sanada. Dumating ang dalawang tauhan ni Senada na may dalang mga tao, upang ipakita sa mamamayan ang mangyayari sa kanila pag hindi sila sumunod. Kaya takot na nagtakbuhan ang mga tao habang si Munenaw ay walang magawa. Isang batang babae ang nagpadala ng liham sa City Patrol ng Edo para ibalita ang sitwasyon sa Kisyo. Subalit nakita siya ng isang tauhan ni Sanada. Samantala nakita nila Jinbei ang wanted poster nila. Mabuti ay kasama nila si Oka na magaling sa strategy kaya nakaisip agad ng plano kung paano makakapunta sa mahiwagang balon. Ngunit nang may makita si Jinbei na isang matanda ay pinilit niyang tulungan ito, pero tama nga ang hinala ni Oka na lahat ng mga tao ay nais silang patayin dahil sa wanted poster. Hinabol si Jinbei ng mga tao, nang dumating ang mga bandido na siyang nangingikil sa nayon. At sa kabila ng pagtatangka sa buhay nila Jinbei ay pinili pa rin nilang iligtas ang mga tao. Gamit ang pambihirang teknik ni Oka ay nagawa niyang mapaalis ang mga bandido. Tagumpay naman na nakarating ang Flying Squirrel sa City Patrol na pumasok sa shopaw ni Hibachi kaya nakita nila ang sulat. Samantala nagkaroon ng kasiyahan ang mga tao sa Nayon dahil itinaboy daw nila Jinbei ang mga bandido na nangingikil sa kanila. Dumating ang dalawang tauhan ni Sanada na sila Mochizuki at Uno na naghahanap kila Jinbei. Nagtago ang mga tao subalit gumamit ang dalawang insect man ng hostage na isang bata, kaya napilitang lumabas sila Jinbei para iligtas ang batang babae. Subalit sa pagtutulungan ng dalawang insekto ay nagawa nilang matalo si Jinbei. Dahil sa natanggap na liham ay patungo na rin ang mga kaibigan ni Jinbei sa Kisyo. Muli namang bumangon si Jinbei, dahil hindi daw siya mamamatay hanggat hindi niya natatalo ang mga halimaw. Si Oka ang kumalaban kay Mochizuki na mabilis din kumilos. Habang si Jinbei naman ang humarap kay Uno na nagawa niyang mapatalsik kaya tutulong sana si Mochizuki sa kasama pero pinigilan siya ni Oka. Tapos sabay nilang kinalaban ang mga katunggali, na pareho din nilang natalo gamit ang mga teknik. Samantala binisita ni Munenaw ang mahiwagang balon para siguruhing hindi pa ito natutuklasan nila Sanada. Dahil sa takot ay patuloy ang paggawa ng mga tao sa barko nila Sanada araw man o gabi. Nang mapansin ng mga insect man na hindi pa nakakabalik ang dalawa nilang kasamahan na nagpatrolya. Samantala may nakitang isang kalaban si Jinbei na agad na inatake pero si Hibachi pala ito. Ngunit muli niyang inatake si Hibachi dahil akala niya ay isang impostor hanggang sa mapunit niya ang damit ng dalaga. Kaya pinasabog siya nito tapos sinapok pa. Dumating ang batang niligtas nila, na napag-alam ang kapatid pala ni Hibachi. Pagkatapos ay nagpunta sila sa bahay ng mga samurai sa Kisyo para magpatulong sa kanilang misyon. Samantalang nagagalit na ang mga tauhan ni Sanada dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahahanap sila Jinbei. Sa wakas ay natapos na rin nila Munenaw ang barko. Ikinatuwa ni Sanada ang kinalabasan ng barko, subalit ayaw nitong umalis hanggang hindi niya napapatay ang buong populasyon ng Kisyo dahil sa hindi daw natupad ni Munenaw ang pangako na walang makakapasok sa Kisyo. Dahil dito ay wala nang ibang paraan si Munenaw kundi ang lumaban. Pero walang laban ang mga samurai niya sa mga tauhan ni Sanada. Kinabukasan ay inanunsyo ni Sanada na parurusahan na daw niya ang mamamayan ng Kisyo dahil sa pagkabigong hanapin ang mga intruder. Nagpalabas siya ng maraming mga insekto, subalit dumating naman ang City Patrol Group na walang takot na hinarap ang mga insekto para iligtas ang mga tao. Hinamon nila si Sanada sa isang duelo para matapos na ang kahibangan nito, pero giit ni Sanada na kailangan muna nilang matalo ang mga alagad niyang insekto bago siya lumaban sa kanila. Saka pinakita ni Sanada ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng pagbura sa isang bundok, subalit handa pa rin lumaban ang grupo dahil kailangan pala nilang bigyan ng sapat na oras sila Kuroa para makarating sa mahiwagang balon at manumbalik ang kapangyarihan nito. Sa pagtutulungan ay kaagad nilang natalo ang dalawang insekto ngunit mga decoy lang pala ito, tapos nahiwalay si Jinbei sa grupo. Dito ay hinila siya ni Jinpachi sa tubig para muli siyang labanan. Pero dahil mas malakas si Jinpachi pag nasa tubig ay nahihirapan ang bida, pero nagawa pa rin niyang tamaan ito. Kaya tinira siya ng mga itlog na naging mga maliliit na insekto na pinagngangat-ngat ang bida. Samantala nakasalubong ng grupo si Saizo, na may katawan tulad ng sa isang kuliglig. At nagpresenta naman si Hibachi na labanan ng insect man kung saan nawala sila sa paningin ng tatlo. Samantala gumamit naman ng Mount Fuji Hammer Technique ang bida para matalo ang mga tiyanak ni Jinpachi. Kaya naman inilabas na ni Jinpachi ang tunay niyang anyo kaya mas nadagdagan ang lakas niya. Tapos nagagawa na din itong makontrol ang tubig na nasa paligid kaya napabagsak niya ang bida. Subalit bago pa siya matapos ni Jinpachi gamit ang tubig ay muli siyang bumangon at ginamit ang Mount Fuji Storm Technique para makontra ang technique ni Jinpachi.
hanggang sa tuluyan ng matalo sa laban ng Insect Man. Pagkatapos ay nakita ni Jinbei na nabihag si Hibachi ng kalaban, kaya sumugod si Jinbei subalit isa lang pala itong ilusyon dahil ito ang kapangyarihan ni Saizo. Kinalaban ng harapan ni Hibachi si Saizo para patunayan na siya ang pinakamalakas na ninja. Naghagis si Hibachi ng kanay na may pampasabog subalit tumagos lang ito sa katawan ni Saizo, dahil gumagamit pala ng pinagbabawal na teknik ang Insect Man. Saka pinakita na rin ni Saizo ang tunay niyang anyo kaya mas lumakas ang kapangyarihan at nagawang mahuli ng mga kadena si Hibachi. Pero sinaksak ng dalaga ang hita niya para makawala siya sa ilusyon gamit ang sakit. Nang magulat si Hibachi dahil nandoon ang lolo niya, labis na natuwa ang dalaga sa pagpunta ng lolo niya. Subalit nalaman niyang isa rin itong ilusyon ni Saizo kaya pinasabog niya ito at muling nakawala sa isa pang ilusyon. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya pa rin matamaan si Saizo. Nang si Jinbei naman ang ginamitan ng ilusyon ng kalaban kaya inaatake niya si Hibachi. Pero nang mauntog ang bida sa puno ay nawala ang ilusyon, kaya nagkaroon ng idea si Hibachi. Subalit na pa sa ilalim na naman sa isa pang ilusyon si Jinbei na nakitang nasa itaas ng puno ang dalaga. Dali-dali niya itong pinuntahan para iligtas, habang kinakalaban ni Hibachi ang Insect Man. Samantala nakapasok na sa palasyo sila Oka, at sila Kuroa naman ay naglalakbay pa rin patungo sa mahiwagang balon. Nabihag ni Saizo si Hibachi, samantala si Jinbei ay napuntahan na ang ilusyon pero nalaman niyang wala doon ang dalaga. Saka naman nakawala si Hibachi sa kapangyarihan ng Insect Man. Pagkatapos ay nagkaroon na ang dalawa ng pagkakataon na mapagtulungan si Saizo hanggang sa matalo nila ito. Pero nakaligtas pa rin pala si Saizo na siyang sumanib sa kasamang samurai nila Kuroa. Dahil dito ay nalaman ni Sanada ang plano nila Kuroa pero hindi niya ito balak pigilan. Samantala nakapasok na rin sa loob ng kastilyo sila Jinbei nang sa loob ay may isa na namang ilusyon. Pero sa kabila nito ay nahulog na naman sa patibong si Jinbei nang makita ang ilusyon ni Haro na ikinainis ng chicks na ninja. Sila Koikawa naman ay nakakita ng walang katapusang pasilyo bilang ilusyon. Pero nasabik pa siya lalo na mahanap ang mga kalaban. Nakita ni Jinbei ang dalawang Insect Man na may likha ng ilusyon na agad niyang kinalaban pero mas malakas ito sa kanya. Tapos sa paghahanap ni Koikawa ay nakita niya si Jinbei na natalo ng mga Insect Man. Pero sa kabila nito ay nagawa pang mangmanyak ng ating bida sa siopaw ni Hibachi kaya lalo siyang nasaktan. Si Koikawa ang haharap sa dalawang ipis na Buddha, kung saan naglasing muna ang lalaki bago niya labanan ang dalawang ipis na agad na napaslang. Pero may kakayahan palang mag-regenerate ang mga kalabang ipis kaya muli silang nabubuo. Kaya pinaghihiwa na naman ni Koikawa ang isa pero napatalsik siya ng isa pa. Tapos pilit pa rin niyang tinatalo ang mga ipis pero nabubuo lang ulit hanggang sa mapatalsik siya sa loob ng kastilyo. Dito ay tinanggal na ng dalawang Buddha ang balat nila kaya mas nadagdagan ng regeneration power. Kaya nabugbog nila at pinahirapan si Koikawa. Subalit nang maalala ni Koikawa ang nakaraan niya ay nagbalik ang pagnanais nito na kumitil ng buhay. Kaya muli niyang nagamit ang malakas niyang teknik na siyang nagpulbos sa katawan ng mga ipis kaya hindi na nila nagawang mag-regenerate. Kailangan nilang mamili ng daan kaya una nang nagpunta sila Jinbei at Tenma sa kanan, kaya naman sa kaliwa nagpunta ang tatlo. Kasama man ni Tenma si Jinbei ay natatakot pa rin siya sa mga kalaban, kaya naman pinalakas ng ating bida ang loob ng bata. Ngunit nakita nila ang isa pang Insect Man na si Kusuke, na sinabing tuturuan niya ng hustisya si Tenma. Kaya kahit na natatakot ang bata ay pinilit niyang makipaglaban sa Insect Man. Pero lahat ng mga atake niya ay walang epekto kay Kusuke hanggang sa mapatalsik siya pero niligtas ng Insect Man. Dahil nais pa palang paglaruan ni Kusuke ang bata bago niya ito patayin. Tapos ginamit ng Insect Man ang pambihira niyang bilis at lakas para mapatalsik si Tenma. Pero muling nakalaban ang bata at napatalsik din ang Insect Man. Ngunit pinaglalaruan pa rin pala siya nito, at maging si Jinbei ay walang magawa. Subalit sa huling pagkakataon ay nagawa ni Tenma na mapalabas ang nakatagong kapangyarihan kung saan pinag-isa niya ang dalawang Shikigami. Kaya naman napilitan si Kusuke na mag-transform para makalaban. Subalit bago niya pa ito magawa ay pinatalsik siya ni Tenma ng napakalayo hanggang umabot sa kalawakan. Samantala nakarating na sila Mugai sa nasabing mahiwagang balon na binabantayan pala ni Monenau. Nakarating kay Sanada ang balita, kaya inutusan niya si Saizo na patayin ang mga kasama ni Kuroa pero naunahan siya ni Mugai. Samantala napakalamig sa napuntahan ng tatlo na dahil pala sa kapangyarihan ng isa sa mga insekto. Agad na sumugod ang dalawa nang dumating na din sila Jinbei at Tenma. Kaya naman pinagtulungan ng City Patrol Group ang dalawang pinakamalakas na tauhan ni Sanada, habang si Mugai ay kinakalaban ang tunay na katawan ni Saizo. Kaya nakita nila kung paano ang gagawin para makalabas sa ilusyon.
kaya naman ginawa din ito nila Oka at Jinbei para puntahan si Kuroa. Mas pinili naman ni Oka na puntahan si Sanada habang si Jinbei mag-isa ang nagpunta kay Kuroa. Nanginginig man si Oka ay pinilit niya pa ring makipaglaban kay Sanada. Subalit napakalaki pala ng agwat ng kakayahan nila. Napagtanto ni Oka na wala siyang pag-asang manalo, nang maputo ng kalaban ang kaliwang braso. Pero handa siyang ialay ang buhay para sa magistrate kaya naman sa huling hininga ay matapang siyang sumugod kay Sanada. Kaya tuluyan na siyang tinapos ng pinuno ng mga insekto. Samantala nahuli ni Saizo si Mugai gamit ang kadena. Habang ang mga kalaban ng tatlo ay tuluyan nang nag-transform. Nagpunta si Sanada kay Kuroa na tinawag niyang prinsesa. Agad na sumugod si Jinbei nang malamang napatay nito si Oka. Subalit wala din siyang laban. Saka naman niyaya ni Sanada si Kuroa na sumama sa kanya dahil naghihintay daw sa kanila ang hari. Muling bumangon ng bida para kalabanin si Sanada, para magkaroon ng oras si Kuroa na pumasok sa mahiwagang balon. Nang mapansin nilang nagliwanag dahil bumabalik na daw ang kapangyarihan ni Kuroa. Samantala nais ni Saizo na gawin ding isang insekto si Mugai para maging kakampi nila ito, subalit bigla siyang nasaksak dahil nakontra ni Mugai ang ilusyon. Tapos hinigop ni Mugai ang kapangyarihan ni Saizo para magamit niya sa pakikipaglaban. Nagpaulan ng mga kidlat si Sanada sa mga taong nasa kuweba. Kaya sinubukan ng bida ang mga malalakas niyang teknik sa kalaban pero wala itong epekto. Kaya naman pinatansik ni Sanada ang bida sa mahiwagang balon para malason ito at magkaroon ng napakasakit na pagkamatay. Subalit dahil sa nangyari ay nakita ng bida ang nakaraan ni Kuroa na isa pala talagang prinsesa noong unang panahon. Nasakop ng kalabang bansa ang bansa nila kaya napatay si Kuroa. Pero muli siyang binuhay ng isang insekto. Ngunit ang naging kapalit naman nito ay napatay ni Kuroa ang sarili niyang mga magulang dahil sa laso na nagmumula sa pakpak niya. Nagkita ang dalawa sa loob ng balon kung saan nagtataka si Kuroa kung bakit hindi namamatay si Jinbei sa lason sa loob ng balon. Masaya ang magistrate dahil mula nang makilala niya si Jinbei ay muli siyang nakaramdam ng kasiyahan. Ngunit tinulak niya na ito sa paitaas para hindi tuluyang masawi. Nakaakyat si Jinbei ng ligtas mula sa balon kaya narinig niya na mawawala pala ang alaala ni Kuroa kapalit ng pagbabalik ng kapangyarihan nito. Kaya gamit ang isang bato ay muling pumasok ng balon ang ating bida. Giit ni Sanada na kapag naalala na siya muli ni Kuroa ay siya na ang kakampihan nito kaya hindi niya pinigilan ang plano nila. Ngunit ngayon ay tinapos niya na sila Monenaw. Pero mamaya ay dumating naman si Mugai na nagagawa siyang matapatan. Muling nakita ni Jinbei si Kuroa, kaya sinabi ng bida ang nalaman na mawawala ang mga masasayang alaala ng magistrate kapalit ng kapangyarihan nito kaya lumabas ng balon ang dalawa. Samantala tuloy pa rin ang kaguluhan sa labas dahil sa paglalaban ng city patrol at mga insectman. Tapos tumulong na rin ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng insenso pangontra sa insekto. Natusok ni Sanada si Mugai sa tiyan kaya nahulog ito, kaya naabutan ni Sanada sila Kuroa na tumatakas. Pero muling bumangon si Mugai para makipaglaban. Napag-alaman na si Sanada pala ay isa sa mga sundalo ni Kuroa noong unang panahon, at muli siyang nabuhay bilang isang insectman dahil sa kapangyarihan ng parehong insekto na nagligtas kay Kuroa. Natusok ni Mugai ang kalaban sa dibdib, pero natawa pa ito saka nagpakawala ng kapangyarihan. Tapos gamit ang dinamita ay pinasabog ni Monenaw ang pader kaya nabagsakan si Sanada. Pero hindi ito sapat para mapatay ang kalaban kaya si Monenaw ang binagsakan ng mga bato. Muling nahabol ni Sanada sila Kuroa. Tapos sinaksak nito si Jinbei sa tiyan at balak tapusin sa harap ni Kuroa. Samantala nahihirapan pa rin ang city patrol sa dalawang kalaban, nang dumating doon si Katori na pinakita ang napakahusay niyang teknik sa pakikipaglaban. At nang malaman pa ni Katori na patay na si Oka ay nais niyang kalabanin ang dalawa, kaya pinapunta niya na ang mga kasama kila Jinbei. Samantala napilitan si Kuroa na gawin ang gusto ni Sanada basta wag lang nitong papatayin si Jinbei. Kaya pumasok na si Kuroa sa loob ng mahiwagang balon kung saan nagliwanag ito sa kalangitan. Samantala saglit lang na tinapos ni Katori ang dalawang tauhan ni Sanada, habang si Kuroa naman ay nagbalik na sa dating anyo nito. Pero dumating din doon ang city patrol para pagtulungan si Sanada. Tapos sinaksak ni Kuroa si Jinbei dahil hindi na siya nito naaalala. Ikinatuwa ito ni Sanada, saka nito hinigop ang kapangyarihan ng balon na ginamit niya para magpalabas ng mga halimaw na insekto. Matapang pa ring sumugod si Jinbei kay Sanada kaya tuluyan na siya nitong tinapos. Kaya naman nagalit ang mga kasama at muling pinagtulungan ng kalaban pero tila ba merong barrier sa katawan nito. Muling dumating si Mugai na siyang nakabasag sa barrier ni Sanada gamit ang kakayahan na nakuha kay Saizo. Abala ang lahat sa mga insekto. Habang si Mugai ay target si Sanada pero nahuli siya,
Mabuti na lang ay muling nag-transform si Jinbei. Dahil dito ay napakalakas na ni Jinbei, pero sa pagkakataong ito ay nakontrol na niya ang katawan. Tapos sama-sama ulit na nakipaglaban ang City Patrol Group, pero pinigilan sila ni Kuroa na nawala ang alaala. Kaya naman kinalaban ni Jinbei ang magistrate habang ang mga kasama ay pinagtutulungan pa rin si Sanada, pero isa-isa sila nitong natatamaan. Samantala pinipilit ni Jinbei na ipaalala kay Kuroa ang mga masasayang alaala nila, kung saan paghawak niya ng kamay nito ay muli na siyang naalala ng magistrate bago pa nag-collapse ang bida. Napansin ito ni Sanada kaya pinuntirya niya ng kapangyarihan ang mga tao, ngunit pinigilan siya ni Kuroa. Kaya nagpalabas ng malaking bowl ang kapangyarihan ng kalaban para ubusin ang mga tao sa lugar. Kaya patuloy siyang inatake ng buong grupo. Tapos inatake din ni Sanada si Jinbei pero muli itong bumangon para ipagtanggol ang mga tao sa Kisho. Sumugod si Jinbei at ibinigay ang lahat ng makakaya, habang ang mga kasama ang pumapatay sa mga insekto sa ibaba. At kahit matamaan si Jinbei ay hindi siya sumusuko, sa halip ay lalo itong lumalakas kaya nakagamit ito ng bagong teknik na Mount Fuji Rising Dragon, tapos binagsakan pa niya ng bulalakaw na siyang tuluyang tumapos kay Sanada. Matapos ang laban ay masaya ang mga tao habang ang grupo ay umuwi lula ng barko na pinagawa ni Sanada. Pagkatapos ay naging masaya ang grupo na namuhay ng magkakasama sa bayan ng Edo. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series. Saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.